si Maria Paz Reyes, taga Soledad, Santa Rosa, Nueva Ecija. Nagdulog po ng reklamo sa nabili kong Sony TV. Nagkaroon po siya ng konting sira at sinabi ng nabilan ko na hindi iwa-warranty. Kaya po dumulog ako sa DTI Kabanatuan. Sa dalawang hearings po namin, na-solusyon na naman po ang aking TV na palitan ng pyesa na gawa na nung una ay sinabi nila na hindi papalitan. Kaya natutuwa po ako at nagpapasalamat sa DTI Kabanatuan dahil sa kanilang tulong na kung hindi dahil doon, eh malamang po ako ay nagbayad ng TV ng wala. Kaya maraming salamat po sa DTI Kabanatuan. Sana po pagpatuloy lang po nila ang maganda nilang nasimulan or talaga nilang gawain na pagtulong po sa mga kamukha ko na nagka-problema po sa nabiling unit. Saan po ninyo nalaman o kaya kanino po ninyo nalaman na pag may mga reklamo po na is pwede pong lapit ng aming DTI? Ganito po yung kasi sir, no? Madalas din po ako manood ng TV, balita, so sometime po parang may napanood po akong commercial ng DTI in hindi ko alam kung sa main office po yun, parang sinasabi nila doon pagka may isang consumer na may nakitang mali, lapit lang sa nearest DTI district para ireklamo, para ma-actionan. So, I tried dahil na-experience ko ngayon sa isang supplier, bumili ako ng isang item, tapos napansin ko may damage, then lumalapit ako doon sa supplier para palitan or change item or refund, ni-refuse ko ako. So, naalala ko po yun, yung napanood ko na yun. So, pumunta ako sa nearest district dito sa opisina nyo. And it so happened na nagpapasalap naman ako, in-entertain nyo ako ng sapat. Napakalaki bagay po ng ginawa ninyo. Nung nalaman nyo po yung complaint ko, kinuha nyo po kaagad yung detalye, tinignan nyo po yung mga hawak kong resibo. Then, umaksyon po kayo taagad ng tawag para i-coordinate kung ano yung reklamo ko doon sa supplier. And it so happened naman na nagkaroon ng positive result. So, natutuwa naman ako. Napaka-effective po. So, in-advise ko po sa mga ibang consumer ko na huwag sila mag-apubiling lumapit in case po na may na maka-encounter sila ng kagaya ng nangyari sa akin. Tamang-tama po yung ginagawa ng DTI na kagaya nito. Sino may narciso? Isang minamal yun eh. Nakatira sa barangay ko eh, Batar na City. Ay daw sumusang nagmapasalamat sa ahensya ng DTI Tarlac sa magnulong at maglubon niya sa aking inaing nang ako mo'y lumapit sa kanila dahil nakabili po ko ng dimigdiwang rice cooker sa isang appliance center. Ngayon pa man, ito mo'y kagigat nilang binigyan na nakad yun at tumawag sa nadurang appliance center. At kagyat din po tumugon ang appliance center na ito at napalitan ang demigdimang produkto. Kaya ako po'y nausmutong nagpapasalamat muli sa ahensya ng DTI Tarlac dahil sa maagap at mabilis nilang magtugon. At malaking nawa po kaya na may kapat muli. Salamat ng marami. So, salamat Madam, Michator from DTI for your support and for your understanding. Talaga pong believe ako po sa inyong action dahil hindi nyo binabaliwala ang complaint ng inyong customer. All thanks to the Department of Trade and Industry in Tarlac Branch because the people there were very friendly and helpful. That's why I was able to resolve my problem. Thank you very much, DTI.
ang Butch and Global Services ko ay lubos na nagpapasalamat sa DTI Zambales dahil sa immediate action na binigay nila nung kami ay humingi ng tulong. And salamat din po sa kanila na ngayon ay both parties are fully satisfied and nag-agree at nag-settle na po na hindi na kami nag-reach ng legal process. And again po, salamat DTI Zambales. Sa tulong po ng DTI Zambales ay na-actionan at naging maayos ang naging problema ko. Kaya po, sa mga taong gustong humingi, lumapit, tumulong sa DTI Zambales, kayo po ay huwag magdalawang isip na lumapit sa kanila. Sila po ay taos-pusong tatanggap at uunawa sa inyo at diringgin ang inyong mga hinaing. Kaya po sa DTI Zambales, keep up the good work and God bless. Keep safe. Maraming salamat po. Ako po si Maria Luisa Sibada mula sa lalawigan ng Zambales. Nataos-puso nagpapasalamat sa DTI Zambales sa agarang pagtugon sa aking paglapit sa kanila. Sa ngayon ay nagagamit ko na po muli ang aking washing machine na matagal nang natenga. Sana ipagpatuloy niyo pa po ang serbisyong tapat at may malasakit sa kapwa. Again, thank you so much. God bless. We would like to thank DTI Zambales for your utmost support and assistance to SMCT Olongapo Malls. Thank you for every sale activity and promotions you have approved and assisted on us. Seminars and workshops where you continue to refresh our knowledge on fair trade laws and for having Consumer Corner which provides an easy guide on consumer-related info to our day-to-day customers. Thank you for partnering with us in providing only quality service to our customers from day one up to now that we are two malls ready to serve the community. Thank you from SM Olongapo Malls family. Sobrang thank you po, DTI Laguna. Kung hindi siguro kayo nag-assist sa akin, baka wala pa akong refund hanggang ngayon. Thank you po. Sana madami pa kayo ma-assist. Salamat! I would like to acknowledge the effort of DTI of Miss Lala Baldovino. It's good to buy these Philippine standard products because it can give you a satisfying life. Because for example, if you buy a standard bulb, it will take a year or more than a year. It's a little bit expensive, pero hindi ka manginayang sa pera mo kasi iwas sunog kasi may quality siya. Tapos yung lifespan niya, matagal din. At saka increase yung kalooban mo kasi yun nga, hindi siya delikado gamitin. Gaya minsan pag sa Pasko, yung mga Christmas lights, kailangan may tatak na Philippine standard para DTI has conducted an enforcement and educational awareness on products quality. A proper adjudication was done by the DTI wherein the cooperative was able to really Albert Ligan and a vigilant and a happy consumer. Nagpapasalamat po kami sa Department of Trade and Industry Eastern Samar bilang pagkilala sa ating establishmento bilang 2019 DTI Bronze Magnus Awardee. Nagpapasalamat din po kami sa mga programa ng DTI dahil dito, mas naging convenient ang aming servisyo sa lahat ng aming mamimili. Muli, taos-puso po kami nagpapasalamat sa Department of Trade and Industry Eastern Samar. Maraming salamat po. Good day everyone! I am Dr. Rico Absin, the owner of the Dumaguete Christmas House. Before I was using the ordinary lights, but since all of the stories of fire and disruptions of the electricity because of overload, I changed to something better. I choose LED lights and
Hi, this is si Mark. Good afternoon. My name is Renelyn Tadlas. I'm the senior store supervisor for Chang Chains of Convenience Store. Being a Bugbee's awardee, it helped us very give us confidence, and through the recognition from DTI that Champs uphold the rights of consumers, practice and responsible business, and we also assure that we give our best of customer service to all our consumers, because the customers also know that we practice the best that we can give to them. Hi, I am Luis Sabal, the chairperson of the Department of Economics of Xavier University Ateneo de Cagayan. Xavier Ateneo Economics Department, in partnership with our student organization, the Economic Society, have been recognized by the Department of Trade and Industry in Misamis Oriental as the only academic group that is recognized or acknowledged as a consumer organization. Economic Society, assisted by their faculty moderator in the Economics Department, have been part of the City Price Coordinating Council, or CPCC. CPCC has been doing price and quality monitoring among our major consumer products in Cagayan de Oro. Aside from that, we've been assisting DTI on facilitating the Consumer Education Month every October. And lastly, the Department of Trade and Industry have been conducting consumer education forums and seminars with our students here in Xavier Ateneo. They've been sponsoring one lecture session among our economics major subjects and other selected minor subjects on topics ranging from the Consumer Rights and Responsibilities and the Consumer Act in the Philippines. Truly, Xavier Ateneo Economics and DTI have been working hand in hand on maintaining and ensuring that products here in Cagayan de Oro are properly priced and in good quality, and that our younger generations, especially our students in economics, have been oriented and aware of their rights and responsibilities as a consumer. Ako si Joel M. Almeida, sa ka-member sa Batch 83 ICNHS Incorporated, o sa ka-membro sa Consumers Organization. Sa among paglantaw, isip usa ka Consumers Organization. Dako jud matabang ang maong ordinansa sa mga negosyante o private sector. Kini tungod kay makahatag dasig sa ila sa pagtuman sa mga balaodnon o fair trade laws sama sa price tag, SRP o mga PS license. Imbis nga mubati o kahadlok, matag monitoring nga pagabuhaton sa DTI o ubang government agencies, madasig na sila tungod kay kung makita nga gatuman sila sa mga balaod noon, makadawat pa sila og mga incentive. Kung mahimo silang Bugbee's awardees, the more Bugbee's awardees sa usa ka komunidad, mas dako og mapilian ang mga konsumante sa insakto na produkto, quality at reasonable prices. Kumbaga, mahatagan og insakto nga balyo ang among matag piso. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Ana Arlene Sipunol, a member of Corporate Secretary of Batch 83 Iligan City National High School Incorporated. A consumer organization based here in Iligan City, and that actively participating and supporting the activities and advocacy of the Department of Trade and Industry. Lalo-lalo na on the consumer protection. Kami po, ang Batch 83, aktibo po kami na sumusuporta, lalo na sa mga tindahan na pinupuntahan namin. Pinuntahan namin yung mga tindahan dahil sa, lalo na yung sa suggested retail price nila. Especially ngayong pandemya po, our organization is helping DTI and LTCC, Local Price Coordinating Council,
and other business and consumer organizations in conducting inspection or monitoring on the price and supply situation of the prime and basic commodities. Mandatory health protocols implementation, lalo na po yung sa ano natin ngayon, labi na sa pandemic, yung face shield, hand sanitizer, at saka yung face mask, lalo na po importante po yun. Yun po ang aming ngayon adhikain, lalo na rin sa pandemic, ngayong panahon na ito. And other, we also attend meetings and planning with LPCC or suggested retail price conducts, tree plantings, at marami pang iba po. For our partners like DTI, LPCC, ang Batch 83, Iligan City National High School po, ay nandito lang po, handang tumulong, susuporta sa atin po mga adhikain. Ang nagpapasalamat po kami in behalf the organization of the DTI Llano del Norte for all the support they extended to us like free trainings. Marami pong trainings po kami natutunan dito sa DTI. Isa yun namin pinasalamatan po sa Panginoong Diyos dahil kami membro ng Batch 83 ay hugpong po kami, aktibo kami sa anumang mga adhikain pang darating. Free seminars, all expenses, paid po din po nila. Maraming salamat po sa inyong lahat from Batch 83, Iligan City National High School Incorporated. Hi, I'm Mrs. Rodelia Abraham Sohor, proprietor of Emrys Industries and president of Say Creative Ventures Incorporated. The things which made us Bagwis awardee also are the things that help us to be afloat in this pandemic because of brand recall and the degree of trust that they have given us. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marie Claire Tan, kasalukuyang presidente ng Misora or Misamis Oriental Retailers Association. And at the same time po, ako po yung store manager ng Shopwise Cagayan de Oro. Our Department of Trade and Industry has been an active partner in every retail stores in Misamis Oriental. They help us with implementing laws and regulations pertaining to fair trade law and price monitoring, which helps us to be more at service towards our customers, particularly in these trying times. Department of Trade and Industry helped and guided Misora in every step, from the formation of the association, to every meetings, to every activities and implementation. They have guided us as an association to be more functional and assist concerns both from our customers and to every retailers in Misamis Oriental. Misora is dedicated in ensuring fair trade law are implemented across the region. The association is filling in the gap between the government policies and in every establishment. We unite in implementing laws and regulations that is essential to all of us and towards our customers. And also transparency between the government and the association. And lastly, Misamis Oriental Retailers Association is in one with our Department of Trade and Industry in providing better goods and services.